Nakakagimbal na balita. Senator Aimee Marcos pinaghihinalaang two-faced spy umano at tila ginagamit lang daw ang mga Duterte dahil sa marami itong taga-suporta at maraming Pilipino pa rin ang nagmamahal sa mga ito. Tila hindi nga raw ito sincere sa friendship niya sa mga Duterte at tila ito ay playing politics lang. Tila marami nga ang nadismaya at nawawalan na ng tiwala sa senator dahil nga sa mga kilos nito. Samantala, basahin nga natin ng ilang comments ng mga netizen. I already knew from the start that Aimee is a two-faced spy. Siyempre, baliktarin mo, coming from her herself, saying blood is thicker than water. Of course, family is always her family. Parang tama, hinala ko na ginagamit talaga ni Ate Aimee ang Duterte. Maraming dahilan. Ilan nga lamang yan sa comments ng mga netizen. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kaganapan sa ating bansa. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video. Lisa doesn't like Inday Sara. Resign Marcos or Marcos resign. Diba? Okay. Si Lisa Marcos, I know her and how her mind works. Sometime in March 2022, kasagsagan ng kampanya ito, I had a meeting with Lisa Marcos na kaming dalawa lang. So when I was called, itong dalawa, si Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara o si DICT Secretary Ivan Uy, nauna pa sila, makimarites pala. So nauna pa silang dumaan, tas ako, last akong pumasok. Naupo si Hubert there, si Ivan here, si Lisa was here on the opposite side of the conference table. Si Lisa, si Ivan, si Hubert, then ako rito. Hindi niya ako nakita agad. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys to be with me. Tapos nung nakita niya, but not you, because they hate you so much. Alam ko na, ibibenta ako ng babaeng ito. Boom, mga kaibigan! Happy Sunday po sa ating lahat! Nako! Breaking news, no? Breaking news! Fresh na fresh, mga kaibigan! Galing pa po sa oven! Ha? Fresh na fresh po ang balita natin ngayon, mga kaibigan! Baste Duterte ng Davao City, mga kaibigan. Hinambalos po si Aimee Marcos. Grabe ang pangyayari, no? Sunday na Sunday, guys. Pero tindi po ng balita. Kaya nga nag-live tayo, mga kaibigan, kasi sabi ko sa inyo, pag Sunday po, syempre rest day natin, no? Papahinga tayo. Pero nabalitaan lang natin, guys, no? Kanina lang po itong nangyari at medyo hindi po maganda, guys, dahil nga nung mga nakarang araw, mga kaibigan, kung natatandaan nyo, nagpahayag po si Senator Aimee Marcos. Meron po siyang sinabi, guys, na si Baste daw, itong si Baste, no, si Duterte, ang mayor po ng Davao, mga kaibigan, ang sabi niya, nag-sorry na daw itong si Baste. Nag-apologize, no, nasa balita pa nga eh. Kumakalat pa nga sa news yan eh. Pero mga kaibigan, bigla pong gulat ang lahat at nawindang po tayo sa balita, guys, na ito pala si Senator Aimee Marcos, mga kaibigan, ay iba naman pala ang sinasabi. Bakit ganun? At iba naman po ang sinasabi din ni Baste. Ibig sabihin, guys, may something dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaibigan, eh, mahirap talaga magtiwala. Eh, no? Pasensya na po, ha? Alam ko na itong si Marcos po, itong si Aimee, guys, she's trying to reach out, no, sa mga Duterte. Diba? Yan po ang nakikita natin. Eh. Parang siya yung ano, eh, parang siya yung naging mediator, eh, no? Kasi nagkagulo nga yung Duterte. Duterte versus Marcos. Plus Tambaloslos pa. Pinasukan pa ni Tambaloslos. Itong si Ahas pa. So si Aimee Marcos, mga kaibigan, o tinatawag natin yung super ate, siya po yung naging mediator, guys. Parang gusto niyang pagkaisahin lahat. Kaso lang, nagkamali po dito si Aimee Marcos, mga kaibigan. Alamin po natin mamaya yan, no? At meron pong revelasyon, itong si Attorney Glenn Chong,
patungkol po dito kay Lisa Smugs, mga kaibigan, itong pinakamatinding ahas sa balat ng lupa. Alamin po natin mamaya yan, pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag nyo kalimutan mag-comment, like at pag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, live na naman tayo guys. Happy Sunday po sa ating lahat. Grabe naman talaga itong balita na to. Para naman ayaw magpahinga. Sunday na Sunday. Oh, ngayon, Senator Aimee, sabi ko sa iyo eh. Naku, spy yata, no? Alam mo, tama ka ano, Whitehead, Rolanda Whitehead, parang spy talaga mga kaibigan. Pero alam ko guys, no, alam natin mga kaibigan na ito pong si Manang guys, itong si Manang Aimee, ay talagang pilit niya pong sinisiksik or pilit niyang ini-insert ang kanyang sarili sa mga Duterte. Kahit itong mga Duterte mga kaibigan, alam naman natin na nag-iingat din niya mga yan. Di ba? Nag-iingat po yan. Lalo na po si Basti, guys. Kilala naman natin si Basti, di ba? Alam ko, si Basti po, talagang medyo, ano yan guys eh, medyo ayaw niya sa politika eh. Yan po ang anak ni Pangulong Duterte, guys, ni Digong, na medyo ayaw po sa politika. Hindi po siya masyadong nasa ano, no, sa engaged sa politics. Hindi katulad po ni Pulong, guys, na talagang pampolitika talaga, at saka itong si Inday, at saka itong si BP Sara. Pero si Basti guys, wag niyo subukan si Basti. Sigurado kayo diyan. Kasi po para siyang si Tatay Digong mga kaibigan, di ba? Ayaw niya ng mga ganyan-ganyan. Ayaw niya ng parang sipsip, sobra kang nagsisipsip. Ayaw na po. Nako guys, maniwala kayo sa akin, ayaw po ng mga Duterte ng mga sipsip. Nako! Pero bago lahat, no? Babatiin muna natin ating mga suki dahil kahit Sunday po, andito po kayo. Maraming salamat po ha. At lalong-lalo na po sa ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani na mga nagtatrabaho sa abroad, no? Ay, syempre, saludo po tayo sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kondisyon. At nagpapasalamat tayo guys, no? Na meron pa lang nagpalipad. Si Ida Boss Guard, ayun, sa kanyang $499. Palipad ka agad, ang aga, oh. Happy Sunday po, Boss Guard. Maraming salamat. Galing, no? Palipad ka agad. Pakapi ka agad, guys. At least, mayroon ka agad tayong kape. No? So, eto na nga, no? Kumusta na po ang ating mga suki? Kahit Sunday po, ay present po kayo. Hello, Susan Aviles. Ayan. Ayan, oh. Si Salome Baksan, andito din, guys. Si MJ Rich, si Nana Esteban, si Ayo, si Boy Wife, si Boy Tamsakdan, ayan, si Newbies Vlog, si Eduardo Da Kipa, ayan. Pudinet, panalo na ba tayo sa mga tambaluslos? Oo, panalo na tayo. Ayan, si Ida Boss Guard, no, nagpalipad, maraming salamat. Ayo, good evening po, Sir Pudinet. Hello po sa lahat. Ayo from Tokyo, Japan. Ayan, mga taga Tokyo, Japan, kumusta na kayo dyan? Rolanda Whitehead, ayan. Oo, spy yata. Nako, mukhang maniniwala na talaga ako dito. Spy talaga to. Nako, mag-ingat po tayo, guys, ha? Danilo Mendoza, Marley Inero, ayan, sila si Eduardo Dakipa, Efren Infante, Corazon Ostero, Nena Esteban, sino pa? Si Ida Boss Guard, hello, no? Kaharudin Kamar, Black Beauty OFW, Michael Agzulio, ayan, andito si Michael Agzulio, si Gerald Gardose, si Eddie Miguel, si Mary Jane Bolivar, Luz Consuelo, sino pa? Naomi Paloma, Leo Bonag, Leona Pakingan, Alfonso Rado Jr., Ichiro Macri A. Matiga, definitely not Tiffany. Oh, galing naman ang pangalan. Definitely not Tiffany. Ang hirap, parang ano, parang tongue twister. Ah. Hello, Jenny Jarumay. Ayan. Andito po si Jenny Jarumay, mga kaibigan. Oh. Si George Jonay. Pasok, ba't nakapasok si Lacson? Si Paolo po. Oh, yan, sinabi ko na sa inyo. Ayan. Okay. Pagdating naman sa presidential, mga kaibigan, silipin din natin, guys, ha? Silipin natin yung presidential, okay? Ito po, ayan, pag ilan po si Martin, mga kaibigan, wala pa rin. Ayan, oh. 0.08 pa rin si Martin, mga kaibigan, hanggang ngayon. hindi man lang umakyat si Martin, mga kaibigan, panghuli pa rin. Kaya pala, minamadali ang People's Initiative. Ang tsa-tsa, alam na natin. Kaya pala nagmamadali silang sumayaw ng tsa-tsa, mga kaibigan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakapasok, mga kaibigan, si
itong si ano, itong si Tambaluslos. Ayan o, panghuli pa rin siya guys. Pero ang number one pa rin hanggang ngayon na walang kupas po, si Vice President Sara Duterte, ayun, number one. Number one pa rin, partner, oh. Yes! Number one pa rin si Vice President Sara Duterte sa presidential, mga kaibigan. At ito namang si Tulfo, ayan, pang number two. Pero si Santa Mama, bakit naging number three to? anong ginagawa ni Santa Mama dito? Tatakbo pa ba to? Ay, naku. Yan po mga kaibigan ang ating good news ngayon. Nga eh, Chrissy Brooks eh. Nabalitaan ko yan. Yes, father and son, we vote Duterte. Yes, no? Pagpasok si Duterte tsaka si Paolo, you know, father and son. Father and son, pasok. Magaling. Father and son, mga kaibigan, pasok po sa, ano, pasok po sa senatorial, no? Galing, no? Pag natuloy yun. Sabi naman ni ano, mas okay yan, Sir Foodie, mag-senator si Pulong, mag-congressman si PRRD at 2028 si Inday ang president. Pwede rin mangyari yan, guys. Sabi ni Salome Baksal, Sir Foodie, Coco Martin, hanggang Quiapo lang siya. Hanggang Quiapo lang. Hawak niya ang Quiapo. Ayan po mga kaibigan, ang good news, no? Ito lang mga kaibigan, no? Teka lang, asan na ba yun? Balikan natin to guys. Asan ba yun? Ayan, balikan natin yan. Ang ano ko lang dito mga kaibigan, hanggang ngayon po, hindi po nila sinasama si General Bantag, no? Wala po tayong nakikita guys. Ewan ko lang kung ano pong mangyayari kay Bantag, tatakbo ba talaga siyang senator or congress? At saka si Kong Arnie Teves guys, wala din eh, no? Hindi rin nila nilalagay noon. Kasi alam siguro nilang hindi na uuwi si Teves eh. Ewan ko lang kung naka-uwi na ba si Teves o hindi ah. Pero guys, since wala pa tayong nakikitang Bantag dito guys na pangalan, antayin pa rin natin mga kaibigan. Malay nyo, di ba? Hindi natin alam ano pong mangyayari sa mga susunod po na araw. Kasi mga kaibigan, kung talagang matuloy po guys, kung matuloy yung ultimatum natin ng 6 months mga kaibigan or 5 months at if ever lang to ha, ito ano ko lang to ha, hula ko lang to mga kaibigan ha. Kunwari po, mapalitan talaga si Kuting guys ni BP Sara, no? Kunwari lang, palitan po. Pwede na pong tumakbo eh. Pwede na pong lumabas si ano, si General Bantag. Malamang sa malamang ha. Hula ko lang 'yan. Pwede pong mangyari 'yung mga kaibigan. Kasi idol po natin si General Bantag, antay-antay pa rin tayo mga kaibigan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, no? Siyempre, ninanais pa rin natin na nasa mabuting kalagayan po si General Bantag. Alright mga kaibigan, yan po ang ating good news. Siyempre, good news muna tayo. Pangit naman yung puro bad news nila. Ito po, kay BP Sara guys, nagpahayag siya mga kaibigan. Ayan, World Interfaith Harmony Week. Ayan. Ano po sinabi ni BP Sara dito? Basahin po natin mga kaibigan. Lakihan natin para mabasa nyo rin. Ang sabi po ni BP Sara, in the spirit of World Faith Interfaith Harmony Week, we joyfully join hands with the global community. The Philippines, a tapestry of diverse cultures, traditions, and religions, stands as a shining example of unity amidst differences. Like colors on the artist's palette, we blend together, harmonizing our faith, goodness, and humility to build a sanctuary of peace. Ayan po mga kaibigan. Today, hand in hand, we walk alongside our Christian, Muslim, and other spiritual siblings, acknowledging our interconnectedness on this profound journey towards unity and serenity. Together, let us embark on this universal path where trust, respect, and love intertwine like ribbons in a grand dance with open hearts so we can craft a world that is kinder, more compassionate, and overflowing with acceptance in a world our children's children will embrace. Ayan. My fervent prayer resonates for a world where love reigns supreme, where prejudice is but a distant memory. Let our collective efforts bring forth this glorious reality. Wishing you a jubilant World Interfaith Harmony Week, where peace and unity flourish
like flowers in a vibrant garden. Ayan po mga kaibigan. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at sa mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Filipino. Syukran, sabi po ng ating Vice President Sara Duterte po mga kaibigan. Yan po ang ating Vice President, guys. Talagang involved na involved siya sa kanyang mga ginagawa, di ba? Trabaho lang ng trabaho. Yan po ang ginagawa ng ating mahal na Vice President as Deputy Secretary din. Wala po siyang ginawa, guys. Wala siyang inaaksayang panahon. Hindi siya katulad ni Tambaluslos. Hindi siya katulad ni Ahas. Si Ahas, puro lang ano. Walang ginawa, kundi mga, ano ba, sausawera. Diba? Wala silang ginawa, guys. Kundi magmarites lang. Pero si VP Sara po, nagtatrabaho po, mga kaibigan. Ganyan po sila, guys, ang mga Duterte. Ayan, watching from Chiba, Japan, si Risa Angeles. Hello, kumusta ka na dyan? Uy, 273 na, sabi po ni Susan Aviles. Oh. Sa mga hindi pa po nag-likes-likes dyan, ha, yung mga bagong dating po mga kaibigan, baka pwede po tayong mag-likes, guys, no? Baka pwede po tayong pumindot. At huwag yung kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pakishare po ating video, guys. Maraming salamat! Libre po yan, walang bayad yan. Kaya ano pang hinintay nyo, pindutin nyo na. Ayan. O, si ano, si Risa Angeles, Duterte lang ang malakas. Yes! Duterte lang po ang malakas, mga kaibigan. Ito po, silipin lang po natin, guys, ang napakagandang speech ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Silip lang tayo, guys, ha? Mga kaigsuunan ako din sa Cebu. Assalamualaikum. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Last year, on August 2023, we successfully brought back the in-person conduct of the Palarong Pambansa in Marikina. After 4 years, our best elementary and high school student athletes were given the opportunity to once again compete and shine. Today, we signed this memorandum of agreement to pave the way for the holding of the 64th edition of the Palarong Pambansa in the Queen City of the South. Yes. Kabaw baya mo no kanang as Secretary of the Department of Education. I always live by fairness. Kay daghan sa ako ang trabaho. And because I am a politician and a secretary at the same time, daghan kaayo ang muduol sa ako aog mangayo og pabor. Pananglitan kanang dunay maestra, kaila sa mayor, kaila sa barangay captain, ya muduol sa ako ingon nga pwede ba ni nga kini ang ato ang i-hire. Moingon biya gyud kog dili ana. Kay moingon dayon ko sa rason, ay uban mamalain kay tungod ang kultura nato sa Pilipinas, padrino-padrino magyud na no. Kanang wa pa naanad sa ako pero ang at dito na nga po nagtatapos ang ating video. Ayon pa nga sa comment ng isang netizen, "We the Filipino people are listening, monitoring, and ready to join people's power. We must be coordinated and united in our fight against Tambaluslos Marcos administration." Para nga po sa ating ibang viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please like and comment down below.